Hi YouTube at welcome sa aming channel. Kamusta kayo lahat dyan? At kung bago lang kayo sa aming channel ay pindutin nyo lamang ang subscribe button. At kung napag-subscribe naman kayo ay pindutin nyo lamang ang notification bell para sa aming future updates. So let's get started. So ito ang episode 2 natin sa project natin na Raider J110. Bali ang update natin ngayon is lalabas na lang tayo, papakita ko sa inyo. At doon na natin simulan yung topic natin. Bali mga boss, nandito na tayo sa labas. At ito yung update natin. Nagpa-decals na ako mula sa leg shield, tapos sa side cover. Yan. Na-inspired talaga natin is Raider 150. Pati yung headlight yan, may decals din. Bali, i-reveal ko sa inyo sa final episode natin kung saan ako nagpa-decals. Sobrang mura lang. Ayan. So guys, nandito tayo na din sa labas. Tapos, nandito yung motor syempre. Pinalas ko na yung buong kahan. Kasi ang topic natin ngayon ay yung laging problema ng Raider J 110, no? Yung kaha natin dito sa gilid, yung sa may pandatas ng taillight natin, may siwa ang hindi pantay. So gagawa tayo ng tutorial yan para maayos nang hindi binubutas, no? At simpleng materials na ang gagamitin natin. Simulan na natin. Bali mga boss, dito tayo magsisimula, no? Kalasin lang natin ito kung saan pinagtutornilyuhan ng kaha natin. Bali, dalawang allen bolt lang gamit ko dito. Bali, dito tayo magsisimula, no? So boss, ang mga kailangan lang naman natin is dalawang tornilyo, tapos dalawang nut syempre. And next na kailangan natin ito, epoxy. Nabibili lang mo sa mga hardware yan, 35 pesos. Ito lang yung naisip kong paraan at naisip kong pandikit na matibay, isa sa pinakamatibay. Madali lang naman gamitin to, no? 1:1 lang. Kung gano'ng karami to, ganito lang din karami. Kasi mimix nyo lang naman yun na maigi. So, ang tanong, para saan to? At kailangan natin ng epoxy. Kasi itong bakal na to, na pinagtutornilyuhan ng side fairings natin, is wala naman talagang tornilyuhan dito. Parang nilulusutan na lang yun ng plastic. May parang tornilyo na plastic. Which is ito yun, no? Yan. Hindi naman to matibay, lalo pag, syempre, kalumaan na yung sasakyan natin, yung motor natin, lumang-luma na. Eh, hindi na natin to magagamit. Tsaka, ginagamit lang naman to sa gitna. Kasi nawala yung dalawa ko dito eh. Sa gitna ko lang siya ginagamit. So, kailangan talaga natin dalawang tornilyo tsaka nut. So, asan yung nut ko? Yun, di ko lang napakita sa inyo yung tutorial, yung proseso. Pero naidikit ko na siya. Ayan, gamit yung epoxy. Kaya kailangan natin ng epoxy. And maglalagay tayong dalawang tornilyo dyan. Siyempre, make sure nyo na lang na sobrang dikit, no? Yung tama yung pagkakakabit natin tsaka yung pagkakamix ng epoxy para sobrang tigas niya at di siya matatanggal. Siyempre, pag ganyan dyan na yung kaha, nasa gitna, tornilyuhan na natin. Baka kasi pag pwersa na yung ano natin, yung pagkakapihit na ito, pagkakahipit, eh sumama to, pumihit din yun ng ganyan. Kaya kailangan maganda yung pagkakahalo ng epoxy. So, yun yung unang step natin. Maglagay lang kayo ng dalawang nut na make sure na pasok yung tornilyo. Pagka-tornilyuhan nyo, pasok na pasok. Yan. Balibos, ito yung sample natin na pag kinabit na siya. Lalagyan natin dalawang tornilyo tapos itong lock sa gitna. So, ang step 2 natin para mapaayos itong dulo. Bali, may isa pa tayong question. Which is itong dulo, dalawa. Tapos ang tanong, boss, paano hindi pantay to, mas mataas to kaysa dito? Hindi talaga siya magpantay. Kasi yung siwang medyo okay na eh. Na-adjust na natin yan kasi nga napag-tornilyo na tayo dito. So, ang next na susolusyon na natin, ito nga. Ang gagawin natin, pagpapantay natin siyang ganyan. Na wala na rin siwang. Bali, ito yung tip ko sa inyo. So guys, to simpleng analysisation lang to. Bali, aalamin nyo rin syempre dito yung part na to. Itong part na to. Titignan nyo kung may mga kulang-kulang. Technique lang dyan, kuha lang kayo ng ano, ng card. No? Yan. Kuha lang kayo ng card. Or mga SIM card. Tapos kupitin nyo. Then the rest, wala naman na. Check nyo naman yung isa, kaha. Ito naman isang kaha natin. Tulad ng ito, yan. Ayun ang tinutukoy ko. Siyempre, checkin nyo din yung mga sira ng kaha nyo. So, check nyo lang. Ito kasi dito, yung ganito nya, wala na dito. Kaya, nag-DIY na lang ako. Yan. Para, yung isang kaha, may matutungkuran. Kaya may mga ganong senaryo na hindi pantay lagi yung kaha. Kasi nga, yung mga pinagtutungkuran nya, hindi na pantay-pantay. Bali, gamit lang kayo ng card yan, no? Tapos, pagpatung-patungin nyo na lang, hanggang sa ma-achieve nyo yung, ano, yung pantay nito. Gamit na lang kayo ng super glue. Kasi super glue gamit ko dito, hindi na epoxy. Yung best guard din na super glue. Pwedeng pwede yan. Tapos patungan nyo na lang.
At checkin nyo lang bawat kaha nyo, di ba? Kasi kayo din makakalutas ng problema ng motor nyo, no? Checkin nyo lagi. Malibas, ito yung dalawang kaha natin, no? Tapos try natin pag-combine. Yan. Yan. Pantay na siya. Basta yung dalawang tungkahan na to, dapat lagi may pagtutungkuran bawat isa para pantay siya. Yan. Tingnan natin ilalim. Bali, ganito yung tsura niyan pag sa ilalim, no? Lagi lang dapat may pagtutungkuran yung dalawang kaha para mag-balance at magpantay. Bali, salpak natin, no? Unahin natin itong bakal na pinagkakabitan ng fairings natin. Bali, dalawang tornilyo lang din uli yan. Next na natin is kabit yung side fairings. So, i-check natin kung lapat na lapat. At ayan, sakong-sakto, no? Tapos, tornilyo na natin gamit Allen bolt. Doon siya kakapit sa DIY natin. Nagamit ang nut at epoxy. At ayan, tapos na tayo. So guys, tapos na natin yung problema natin sa kaha ng radar gear natin, especially yung sakit nga ng radar gear, yung sa likod. Napantay na natin, tapos napagdikit na natin, na hindi tayo nagbubutas o hindi natin binubutas yung sariling kaha natin, no? Malinis na malinis. Bali, kabit nyo na lang yung taillight nyo. Sa next project natin, siguro yung bracket na ikakabit natin dyan, HRB bracket, na nakita na sa online at sobrang mura niya, pero feel ko need i-convert yun, pero didiscard yan natin, Mr. DIY. Bali guys, kung may mga problema pa kayo, pwede kayo mag-comment sa comment section. Tapos tatry ko gawa ng tutorial yan. Try natin masolusyonan yan para happy. Kasi syempre, kahit luma yung motor natin, which is 2007 yan, tapos kailangan presentable pa rin yung motor natin. Kasi ayun yung kasama natin araw-araw sa biyahe, no? Kailangan laging maayos yan, malinis, para hindi tayo magkakaproblema at iwas tayo sa disgrasya. At dito na nagtatapos ang aking video. I hope na nag-enjoy kayo. And please support Jerby by clicking like, comment, and subscribe. Thanks for watching and see you in our next video. Peace.